Ako si Jo, at nais kong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kasabihan na tatalikuran ka ng lahat maliban ng iyong magulang. Sapagkat minsan sa buhay ko ay hindi ko naranasan na mahalin ako ng aking ama at ina. Kung sa isang pamilya ay ang bunso ang madalas natututukan, sa amin, hindi. Sa aming apat na magkakapatid ay ako ang bunso. At oo, ramdam ko na hindi patas ang turingan sa amin ng magulang ko. Noong bata pa lang ako ay ipinamigay na ako ng magulang ko doon sa tiyahin ko. Hindi na daw dapat mag-aanak pa ang magulang ko. Ngunit heto at nabuntis si mama. Kaya nagkaroon ng ako. Tumira ako sa tiyahin ko at hindi naging madali ang buhay ko doon. Pinag-aral naman ako ni Tia Lynn. Ngunit nang tumuntong ako ng high school, ay natutunan ko nang tumayo sa sarili kong paa. Elementary pa lang kasi ako ay tumutulong na ako sa pagtitinda sa palengke. Kaya naman naisipan ko na magtrabaho at tuwing wala akong pasok ay ako ang namamahala sa mga tinda ni Tia. Dahilan kung bakit ako nagkakapera pambili ng mga proyekto ko. Ngunit dahil sa pagtatrabaho ay imbes na maiangat ko ang sarili ko, ay siyang pagbagsak ng grado ko. Kaya naisipan ko na lamang tumigil sa pag-aaral at naghanap na lamang ako ng trabaho. Doon nagsimula ang tunay na buhay ko, kung saan-saan ako napadpad nang palayasin ako ng tiyahin ko. Matapos akong pagbintangan nung pinsan ko na nagnakaw sa kanila. Ang totoo ay ang pinsan kong yon ang nanguha. At nahuli ko lamang siya. Ngunit sino nga ba ang mas paniniwalaan? Kayong inilagay nung pinsan ko sa kamay ko yung pera. Saktong pagdating ni Tia Lynn. Kaya wala akong nagawa at nilisan ko ang tirahan na yon. Sinubukan kong bumalik sa mga magulang ko. Ngunit papasok at magmamano pa lamang ako ay tinalikuran na ako ng aking ina. Ano ba ang mas masakit? Ang mapalayas ng tiyahin o matalikuran ng ina? Hindi ko kasi maipaghalintulad. Dahil sa nagdaang panahon, hindi ko naman naramdaman ang pagmamahal ng aking ina sa akin. Lumipas ang panahon at nagsipag-asawa na ang mga kapatid ko. Minsan ay bumibisita pa rin naman ako sa amin tuwing may pera ko. Ngunit kapag wala akong dala ay hindi ako pinapansin o inaasikaso ng sarili kong ina. Masakit yon. Dahil kahit ang ama ko ay tila hindi rin anak ang turing sa akin. Kaya naman napagdesisyunan ko na huwag nang bumisita sa kanila. Dahil mukhang mas okay sila kapag wala ako. Kung saan saang trabaho ako napunta, lahat ng kaya ko ay pinasok ko na. Ang akala kong magiging madali ang buhay kapag nagkapera ka ay mali pala. Lalo na nung tawagan ako ng aking ina at nanghihiram sa akin ng malaking halaga. Kahit kakaunti lang ang hawak kong pera ay nagtungo ako sa kanila at ibinigay ang ekstra. Pasensya na po, Nay. Yan lang kasi ang naitago ko eh. Sabi ko, tsaka inabot ang 5,000. Ano ka ba, anak? Malaking halaga na rin to, no? Salamat ha. At yumakap sa akin ang nanay ko sa unang pagkakataon. Hindi ko maiwasan na hindi maluha. Sapagkat, kay tagal kong inasam na mayakap ako ng aking ina. Kaya naman nagpursige kong magtrabaho. Dahil palagi akong tinatawagan ng aking ina tuwing naaabutan ko sila ng pera. Sa unang pagkakataon kasi ay naramdaman ko na kailangan nila ako. Na sila pa mismo ang tumatawag sa akin.
Nung umuwi kasi ko sa kanila noon ay hindi sila ganito. Hindi ko inaasahan na kapag lumayo pala ko ay magiging ganito sila. Iyon ang akala kong magandang desisyon na nagawa ko. Sapagkat hindi ko inaasahan na hanggang doon na lamang pala ang lahat. Nakilala ko si Ellie na siyang naging kasintahan ko. Sa lahat kasi ng nakilala ko ay siya lamang ang nakaintindi sa sitwasyon ko. Naging kaibigan ko to at nang mahulog ang loob ko sa kanya ay niligawan ko siya hanggang sa maging kami. Mula nang maging nobya ko si Ellie ay lahat ng gusto nito ay ibinibigay ko. Kahit na minsan masakit sa bulsa. Basta lamang mapasaya ko to at ibibigay ko sa kanya. Ang kapalit noon ay ang pagtatrabaho ko ng mabuti. Minsan ay sumasideline pa ako para lamang matustusan ko rin ang pangangailangan ng magulang ko. Ang nasa isip ko kasi noon ay tatanggapin nila ko hanggang sa naibibigay ko ang pangangailangan nila at pati na ang hinaing nila. Dahil minsan, sinubukang makipaghiwalay sa akin ni Ellie. Matapos kong sabihin na sa susunod ko na lamang ibibigay ang gusto niyang cellphone. Wala akong nagawa noon. Ayokong mawala sa akin si Ellie. Kaya naman tiniis kong huwag kumain at binawasan ko ang ibinigay ko sa aking ina para lamang doon. Sobrang saya ni Ellie at siya namang inis sa akin ni nanay. Ito lang? Bakit naman ito lang, Jo? Alam mo bang hindi sapat ang 1,000 para sa amin ng mga kapatid mong may mga anak? Salubong na salubong ang hilay ng aking ina. Napayuko naman ako. Ito ang unang beses na nagalit sa akin ang nanay ko mula nang tanggapin ako nito. Umuwi ako sa apartment ko na nanghihina. Gabi na at hindi pa ako nag-uumagahan. Nang makita ko kung gaano kasarap ng ulam nila nanay, ay umasa ko na aalukin ako nito. Ngunit, hindi. Hindi nila ako inalok. Kinapa ko ang bulsa ko at kinuha ang wallet ko. Tanging 50 pesos na lamang ang laman nito. At kailangan ko pa itong pagkasyahin hanggang bukas. Kaya naisipan ko na magtungo kila Ellie. Laking tuwa ko nang salubungin ako nito sa gate nila. Nakita ko pang nakangisi ito habang hawak ang cellphone na binili ko sa kanya. Mukhang ito ang nagpapasaya sa mahal ko. Kaya naman hindi ko maiwasan na hindi mapangiti dahil doon. Oh, Jo, alika, pasok ka. Yaya nito sa akin. Ngumiti naman ako at pumasok sa bahay nila. Kumain ka na ba? Halika, habang wala sila mama. Wika nito. Naalala ko naman ang magulang nito. Hindi nila ako gusto para sa anak nila. Ngunit dahil mahal namin ni Ellie ang isa't isa, ay wala silang magagawa kung hindi tanggapin na gusto ko ng anak nila. Busog akong umuwi nung gabi na yon. Kahit na medyo kakaiba din ang kilos ni Ellie habang kasama ko ito ay hindi ko na lamang pinansin. Pero hindi ko inaasahan na matapos ang lahat ng ibinigay ko kay Ellie ay may magagawa pa ito sa akin na hindi ko magugustuhan. Hapong-hapo akong umuwi isang araw. Matapos kong mag-shower ay naisipan kong magtungo kila Ellie. Pero hindi ko inaasahan na tatambad ang mukha nito sa pintuan ko. Ellie! Tila na sorpresa ako sa pagdating nito. Pero hindi ko inaasahan na hindi na ito magpapaligoy-ligoy pa. At kaagad niyang sinabi ang dahilan niya kung bakit siya nagtungo dito. Break na tayo, Jo. Ayoko na. Hindi na ako masaya sa'yo. At ayaw ka na ng magulang ko. Dire-diretsyong sabi nito. Napakunot naman ang noo ko sa kanya.
hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ha? Napabuntong hininga ito at pagod na tumitig sa akin. Buntis ako, Jo, at hindi ikaw ang ama. Pagkasabi niyang yon, ay tila nagdilim ang paningin ko sa narinig mula sa kanya. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang istorya ng buhay ko. Nagmamahal, Joe.